Good morning, good morning. Magandang umaga. Shabbat Shalom. Today is Saturday, May 28. May 28, 2022. Magandang umaga po at ito uli ang tinig ni Pastor Rene Alog na siyang gigising sa inyo sa napakaagang umaga o oras sa araw ng Sabado. Ngayon po ay Shabbat Shalom, araw ng pamamahinga. Purihin ng Panginoon at umaasa po tayo na ang Panginoon, ang ating Diyos ay patuloy tayong pinagpapala. Ako at ang bawat isa sa atin ay nakakaranas ng pagpapala ng Panginoon. Purihin ang kanyang pangalan. Sabado na ngayon. At sa akin po, nandito po ako ngayon sa Hong Kong. Nasa quarantine facility pa din. Ngayon, bukas at hanggang Lunes. At hopefully, itong natitirang dalawang swab tests ko po ay maging favorable, negative. Ito yung negative na favorable. Ay nang sa gayon, sa Lunes po ay marilis na ako early in the morning. Ayan, no? So dalawang, actually pangatlong umaga na ganito muna ang ating setup because by Tuesday morning, siyempre, nakalabas na po ako rito ng Lunes. Pero Lunes, dito pa rin tayo kasi 9 a.m. pa ako i-release ng Monday. So, purihin ang Panginoon. Salamat po sa inyong mga panalangin. Salamat sa inyong pakikisa sa panalangin na maging maayos po ang aking kalagayan. Kasama na rin yung ating mga kapatiran. May mga kapatiran din tayo na galing sa Pilipinas na katulad ko din na nasa quarantine sila kasi nagbalik din sila ng Hong Kong. May ibang mga pabalik pa dahil nakapagbakasyon sila. Binabati ko kayong lahat na kasama kong nasa quarantine facility din ngayon. So, ganun din po, binabati natin ang lahat ng mga viewers natin all over the world. May mga kapatiran at mga kapwa Pilipino na sumusubaybay sa North America. Sama po dyan ang US at Canada. Yung mga sumusubaybay po sa Europe, lalong-lalo na po yung mga nasa London. Ganun din po sa Middle East, dito po sa buong Asia, kasama siyempre ang bansang Pilipinas. Shabbat Shalom sa ating lahat. At hindi po tayo live sa YouTube, pero later on ay i-upload din itong ating Facebook page broadcast sa ating YouTube. Kung kayo po ay nanonood sa YouTube, paki-subscribe naman, no? Pindutin lamang po yung subscribe at yung notification bell para ma-notify po kayo every time na meron po tayong bagong broadcast. Dito naman po sa ating Facebook page, pareho lamang pong ating address, ano, JLG space TV. JLG space TV. Paki-follow, paki-like, at paki-share. Yan po ang pwede nating i-request po sa inyo. Follow, like, and share itong Facebook page natin. At huwag kalilimutan na i-tag ang ating mga friends. Okay, mga Facebook friends. So ako ngayon ay the usual, itag ko din po ang aking mga kaibigan, mga kakilala sa Facebook. Samahan niyo po ako bago tayo
manalangin. Ayan. Okay. Ayan. Samahan niyo po ako, mga minamahal, sa mga ilang sandali. Okay. Bago ho tayo manalangin at bago ko i-present ang salita ng Diyos. Ayan, i-ayos ko lang ha. Ayan, okay. Let us pray. Manalangin po tayo. God in heaven, nagpapasalamat uli kami sa panibagong araw, ang araw ng Sabado, ang araw ng pangingilin at ang araw ng pamamahinga. Sa mga kapaguran ng aming physical na katawan, sa nagdaang Lunes hanggang Biyernes, at bibigyan mo uli kami ng pagkakataong makapagpahinga, at bukas naman ay unang araw ng Linggo, ng isang linggo, at makakapag-alay din kami ng pagsamba at papuri sa iyo. Maraming maraming salamat po. At ngayong umaga, alam namin na meron kaming tatanggaping biyaya ng inyong salita. Pinubuksan namin ang aming puso, isip, ang aming katauhan, at hinihiling namin na mangusap kayo sa amin, na marinig namin ang inyong tinig sa mga pag-uusapan namin ngayon. I-bless mo din po, pagpalain mo din po ang may mga pangangailangan, pagpalain mo din po ang mga nanghihina, pagpalain niyo po ang mga nahihirapan sa buhay, yung mga nalulungkot, yung mga nalilito, pagpalain niyo lalong-lalo na yung mga may sakit, karamdaman, sa kanilang mga physical na katawan. Pagpalain niyo po ng kagalingan ng aming mga mahal sa buhay na may mga sakit karamdaman. Maraming maraming salamat po at patuloy kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong dakilang pangalan o aming Diyos. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. Salamat po sa 176 na real-time viewers natin ngayon. Salamat po ng maraming marami. Okay, so sa mga hindi pa nakapag-share, pindutin na po yung share button para ma-spread natin ang gospel. Yan po ang utos ng Panginoon, to spread the gospel to the ends of the earth. Amen. Praise God. Ipagpapatuloy po natin ang pag-aaral sa Psalm 31. At ang ating babasahin ay Psalm 31 verses 1 to 5. Psalm 31, 1 to 5. Dali po ah. Okay, so Psalm 31, 1 to 5. Ang title po ng aking topic ay The Faithful God of Truth. The Faithful God of Truth, base po sa Psalm 31, 1 to 5. Alam niyo ba ang Hebrew word ng The Faithful God of Truth? Yung statement na yan, The Faithful God of Truth ay El Emet. Dalawang words po yan. El, E-L, God. Emet, E-M-E-T. El Emet, meaning the faithful God of truth. El Emet. Yan pong ating Diyos. He is our El Emet. El Emet. E-L space E-M-E-T. El Emet, or the faithful God of truth. Yan pong topic natin. El Emet, or the faithful God of truth, base sa Psalm 31 verses 1 to 5. Aking pong basahin. In you, Lord, I have taken refuge. Let me never be put to shame. Deliver me in your righteousness. Turn your ear to me.
Come quickly to my rescue. Be my rock of refuge, a strong fortress to save me. Since you are my rock and my fortress, for the sake of your name, lead and guide me. Keep me free from the trap that is set for me, for you are my refuge. Into your hands I commit my spirit. Deliver me, Lord, my faithful God. Blessed be the reading of the word. Ang aking pong binasa ay Psalm 31 verses 1 to 5. At ang El Emet ay matatagpuan sa verse 5. El Emet, the faithful God of truth, ay nasa verse 5 po. Yan po ang focus ng ating teaching ngayon. Into your hands, I commit my spirit. Deliver me, Lord, my faithful God. My faithful God. So, El Emet. Everyone needs to depend on and trust other people. Maybe people in our lives are trustworthy, but we have all been let down at one time or another. Maybe you trusted someone or some product with your health only to be disappointed. Or maybe you trusted a financial advisor or broker with your money and you lost everything. Sometimes even close friends or family members let us down in harsh and inconsiderate ways. People and things eventually let us down. But the name of God in today's reading, El Emet. The name of God in today's reading, beloved brothers and sisters, El Emet in Psalm 31 verse 5, it contrasts sharply with the unreliability of people and things. Emet, God, El Emet, God, the faithful God that we can trust. The Hebrew word for trueness, faithfulness, meaning when we say emet, E-M-E-T, it is the Hebrew word for the English word trueness and faithfulness. It calls to mind God's trustworthiness and God's dependability. The psalmist in this particular chapter, chapter 31, the psalmist conveys God's steadfastness using rock-hard imagery. You are my rock and my fortress. The Bible says in Psalm 31, amid all of life's uncertainties and disappointments, and especially when people let you down, when people let us down, are you still able to confess that God is your rock and your fortress? If you can do that, you can also take the next step with the psalmist and say, into your hands, I commit my spirit. Deliver me, Lord, my faithful God. We cannot always be faithful and true to God, but our God is our El Emet. Our God is faithful and we can trust Him. Amen. We cannot always be faithful and trustworthy,
But our true God is our El Emet. He is the faithful God of truth, and He will always be faithful and true to us. He is our El Emet. Amen. He is the faithful God of truth. Yan po ang ating pinag-uusapan ngayon. Ang Diyos na tapat, na mapagkakatiwalaan. Yan pong ibig sabihin ng El Emet. Ang Diyos na tapat at mapagkakatiwalaan. Ang tanong ba, ang tanong sa atin mga minamahal, ang Diyos ba ay tapat? Sabi-sabi siguro, Pastor Rene, tinatanong pa ba yan? Or sa sinasabi nilang, kailangan pa bang i-memorize yan? Opo, ang Diyos ay tapat at ang Diyos ay napagkakatiwalaan. Siya po ang tunay na El Emet in the Hebrew word. Ang bawat isa sa atin, kayo, ako, tayong lahat, ay kailangang magtiwala, kailangang umasa at magtiwala sa ibang tao. Diba? Kaya lang, maraming tao sa ating buhay ang napagkatiwalaan natin, ngunit lahat tayo ay nabigo sa isang pagkakataon. Hindi lamang siguro tayo yung nagtiwala at nagbigay ng pagtitiwala sa ibang tao na nabigo tayo. Baka tayo din may mga binigo na mga taong nagtiwala at umasa sa atin. So, sa isang banda, tayong lahat ay sa isang banda may umasa sa atin, may nagtiwala sa atin, pero maaring hindi natin napatunayan na tayo ay pwedeng asahan at pwedeng pagkatiwalaan. Diba? Dahil maraming tao sa ating buhay ang mapagkakatiwalaan. Ngunit lahat tayo ay nabigo sa isang pagkakataon. Marahil ay nagtiwala tayo sa isang tao o sa isang produkto para sa ating kalusugan. Ngunit nabigo tayo. O baka nagtiwala tayo sa isang financial advisor o isang financial broker, yung pwede mag-advise sa atin patungkol sa kung paano natin i-manage ang ating mga pananalapi, at hinayaan natin na sila ang mga siwa. Pero instead na kumita, instead na lumago, na wala pang lahat ang ating mga pananalapin yon. O baka nagtiwala tayo sa isang kung minsan naman ay nagtitiwala tayo sa malalapit na kaibigan o miyembro ng ating pamilya at pinababayaan tayo sa malupit at walang konsiderasyon ng mga paraan ang mga tao at bagay ay kalaunan ay binigo tayo. Diba? Minsan, hindi lamang yan mga kaibigan, hindi lamang yan mga tagapayo, hindi lamang yan yung mga close friends, yung mga malalapit nating kaibigan. Minsan kasama yung ating mga pamilya, tayo ay binigo. O maaring tayo ang bumigo sa kanila. Kaya nga po ang pangalan ng Diyos sa ating pagbabasa ngayon, sa ating inaaral ngayon, sa Psalm 31, specifically po ang verse 5. Ang kanyang pangalan sa Hebreyo ay El Emet. El Emet. Dalawang salita. E-L. Tapos Emet. E-M-E-T. Ang
Pangalan ng Diyos sa ating pagbabasa ngayon ay El Emet. Ito ay malinaw na naiiba sa hindi mapagkakatiwalaan ng mga tao at mga bagay. Dahil po ang El Emet sa salitang Hebreyo ay para sa salitang katotohanan at katapatan. Pag sinabing Emet ay katotohanan at katapatan. Kaya pag sinabi mong El Emet, ang Diyos ng katotohanan, ang Diyos ng katapatan. Yan po ang ibig sabihin ng El Emet. At ang kanyang pangalan na yan ay nagpapaalala sa pagiging mapagkakatiwalaan at pagiging maasahan ng Diyos. Hindi na po mabubura yan. Yan na po ang kanyang katangian. Yan po ang isang attribute, character ng Diyos. Siya ay katotohanan at siya ay katapatan. Siya ang El Emet. Kung nabiguman tayo sa mga tao, nabiguman tayo sa mga bagay na pinagkatiwalaan natin, pero hindi sila naging tapat, sa Diyos hindi tayo mabibigo sapagkat siya po ang El Emet. Amen. Siya ang Diyos ng katotohanan at siya ang Diyos ng katapatan. Alam ko po na nakaranas tayo ng kabiguan. Binigo tayo ng tao, binigo tayo ng mga bagay na pinagkatiwalaan natin, or sa isang banda, tayo ang bumigo sa ibang tao. So meron lahat tayong nagawa na hindi katulad ng ating Diyos na siya ang El Emet. May mga binigo tayo, may mga pangako tayong hindi tinupad, may mga ipinangako tayong gagawin na hindi natin nagawa, may mga ipinangako tayong suporta o pag-alalay na hindi natin naibigay. May mga pangako tayo ng katapatan, loyalty, yung pagiging tapat natin sa friendship, pero hindi natin sa kalaunan ay binigo natin ang ating mga kaibigan. May mga ipinangako tayong mga salita sa ibang tao at sinasabi natin hindi kita iiwan anuman ang mangyari. Pero hindi pa nagtagal ay nakalimutan na natin na meron tayong ipinangakong ganun. Pero ang Diyos, siya ang ating El Emet. Siya ang ating maaasahan. Dahil siya ay totoo, dahil siya ay tapat. Ang sinabi niya ay tiyak na tutuparin niya. Yan po ang kagandahan sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Inihahatid ng salmista ang katatagan ng Diyos gamit ang malabato na imahe. Amen? Ikaw ang aking bato, ikaw ang aking kuta, ang aking refuge, ikaw ang aking sandigan. Sa gitna ng lahat ng kawalan ng katiyakan at pagkabigo sa buhay. At lalo na kapag binigo tayo ng mga tao, nagagawa natin, magagawa pa ba nating aminin na ang Diyos ay ating bato at ang ating kuta. Ibig kong sabihin, kung biniguman tayo ng mga tao at ng mga bagay, hindi tayo bibiguin ng Diyos. Kaya kung biniguman tayo ng tao, huwag nating idamay ang Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi katulad ng tao at bagay na bumibigo sa atin. Amen? Kung magagawa natin ang magtiwala sa Diyos,
dahil alam nating hindi niya tayo bibiguin. Maari din nating gawin ang susunod na hakbang na kasama ng salmista at sabihin, sa iyong mga kamay ay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Iligtas mo ako, Panginoon, aking tapat na Diyos. Masasabi din natin yon na kapag meron tayong mga pinagdadaanan, kapag tayo ay may mga hinahampas-hampas na mga pagsubok sa buhay, kapag tayo ay binigo ng mga taong inaasahan at pinagkatiwalaan natin, bumalik tayo sa Diyos at sabihin natin ang katulad ng sinabi ng salmista, si David, at katulad ng sinabi ng ating Panginoon nung siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Nung sabihin ni David, na sinabi din ng Panginoon, Panginoong Jesus, nasasabihin din natin, sa iyong mga kamay ay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Iligtas mo ako, Panginoon, aking El Emet, aking tapat na Diyos. Aking tapat na Diyos. Amen? Hindi tayo palaging magiging tapat at tapat sa Diyos. Ngunit si El Emet, ang Diyos na tapat, ang tapat na Diyos ng katotohanan, ay palaging tapat, palaging totoo sa atin. Kung ano man po ang naging karanasan natin na pagkabigo sa tao o sa bagay na pinagkatiwalaan natin, hindi man sila naging tapat o nanatiling tapat dahil tayo ay nabigo, huwag nating isama sa ating pananaw na yan ang Diyos. Dahil ang Diyos ay tapat na Diyos at Diyos ng katotohanan na siya ay palaging tapat at palaging totoo sa atin na kanyang mga anak. Amen? Siya ang ating El Emet, ang tapat na Diyos at napagkakatiwalaan na Diyos. He is our El Emet, our faithful God, God that we can trust. Amen? Purihin ang kanyang pangalan. Samahan niyo po ako ngayon sa ating declaration. Sabihin po natin, O faithful God of truth, help us to proclaim you as our rock and our fortress. Help us to take refuge in you and lean on your everlasting arms. We ask this in Jesus' name. Amen. One more time say, O faithful God of truth, help us to proclaim you as our rock and our fortress. Help us to take refuge in you and lean on your everlasting arms. We ask this in Jesus' name. Amen and amen. Let us pray. Maraming maraming salamat po aming Ama at aming Diyos na ipinaalala mo sa amin na kayo ang aming El Emet, ang Diyos na katotohanan, ang Diyos ng katapatan, ang Diyos na maaasahan at mapagkakatiwalaan. Maaring kami ay nakaranas ng pagkabigo, ng disappointments sa mga tao at bagay na pinagkatiwalaan namin. Dahil hindi nga kami Diyos, ay susceptible lahat kami na pwedeng mabigo at bumigo sa ibang tao.
Kayo lamang po ang El Emet, ang Diyos ng katotohanan, ang Diyos na mapagkakatiwalaan. Maraming salamat po na ang itinuro mo ngayon na kahit nakaranas kami ng pagkabigo sa mga tao at bagay naming pinagkatiwalaan, meron kaming Diyos na pwedeng maasahan, pagkatiwalaan hanggang ngayon dahil siya ang Diyos na forever faithful. Siya ang Diyos na forever pwedeng pagkatiwalaan. Kaya sa aming mga sitwasyon, anumang hirap ang aming sitwasyon, tinuturuan mo kaming magtiwala sa inyo at never mo kaming bibiguin dahil kayo ang aming El Emet. Thank you God, thank you God. Ito pong aming prayers, Lord, panalangin namin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Purihin ang Diyos. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Naka 239 din po tayo. O 240 ang pinakamataas. Salamat po. Alam ko, Sabado ngayon. Marami pong punong abala. Yung iba ay nag-extend ng tulog. Dahil araw ngayon ng pamamahinga, yung mga walang pasok, yung mga hindi pa po nakapagpindot ng share button, pakipindot nyo pa rin bago tayo magtapos, bago ako magpaalam. Panghuling request na lamang, please press the share button dyan po sa inyong Facebook page o Facebook para maibahagi natin ang ating devotional na ito. Ito po ang inyong kasama, Pastor Rene Alog po, at kita-kita tayo sa ating susunod na devotional. Pagpalain po tayo ng Diyos sa buong maghapong ngayon at sa mga darating pang mga oras. God bless and Shalom.